Nagkasagutan sina Senator Raffy Tulfo at Cynthia Villar kaugnay sa isyu ng mga lupang sakahan na ginagawang subdivision. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Lumilit ng lumilit po ang ating farmland. Binibili po ng mga malalaking developer at ginagawang commercial at residential land. Ano pong ginagawa ng DA tungkol dito? Yan ang naging sentro ng interpelasyon ni Senator Raffy Tulfo sa budget deliberations ng Department of Agriculture. Dagdag ng senador, may mga nagsasamantala sa mga magsasakang mahina ang kita at wala nang magawa kundi ibenta ang kanilang mga lupa. Agad namang dumipensa sa Senate Committee on Agriculture Chairperson Cynthia Villar. Siya ang sponsor ng panukalang 160.85 billion pesos na budget ng DA para sa 2023. Kabilang din sa negosyo ng mga Villar ang pag-develop ng mga residential at commercial area. Alam nyo, that's our business. I want to tell you that we don't buy agricultural land in the provinces. Nobody will buy houses in agricultural land. We only buy in cities and capital towns because... Pero giit ni Tulfo, may mga pruweba siyang ginagawang subdivision ang ilang sakahan sa Cahuayan Isabela at sa iba pang probinsya. Dito na uminit ang sagutan. Kaya nga po, ito pong tanong ko po sa ating mga taga-DA. Ano po ang ginagawa nila sa ganitong nangyayaring masamang sistema na paliit po ang ating farmland? Sorry po, madam, ha? Yeah. Na hindi lang po sa Cahuayan, sa Isabela, kundi sa marami pong mga probinsya, na marami na po mga subdivision na nagsilipa na... And where will the people live if you don't build subdivision? Marami pong mga lugar na pwede pong pagtayuan ng subdivision. Huwag lang po i-take over yung mga farms. Sa isang punto, inungkat pa ni Senator Tulfo ang rice tarification law na si Senator Villar din ang may akda. Walang choice po yung mga farmers kundi ibenta na lang kanilang lupa sapagkat meron na po tinatawag na rice tarification. Sa ilalim ng naturang batas, inaalis na ang mga restriction sa pag-aangkat ng bigas sa Pilipinas. Kaya naman nasisisi ang batas na ito dahil ito raw ang pumapatay sa lokal na industriya ng pagsasaka sa bansa. Pero giit ni Senator Villar, malinis ang kanyang konsensya. I have no guilt to any rice farmers. All the money that came from the rice tarification were given back to the rice farmers. Mungkahi naman ni Tulfo, ipasa na ang National Land Use Act para hindi na makuha ng developers ang lupa ng mga magsasaka. At hindi ko po alam kung bakit hanggang ngayon, apat na presidente na po ang dumaan at hindi pa rin po itong mapasa-pasa. The power of determining the implementation of the land use is with the local government. Why will you... You will remove it from the local government and transfer it to the national government? Do you think that is better? It is better for the dapat sa national government ang humawak po nitong batas na national land. Not everybody agrees with you. Well, not everybody ako, agrees with I don't agree. Motion is approved. Thank you, Mr. President. Bago pa tumindi ang bangayan, pinasuspindi muna ni Senate President Vic Zubiri ang sesyon sa loob ng isang minuto. Session suspended for 1 minute. Humupa ang tensyon pagbalik ng sesyon at nagbiruan na ang dalawang senador. Mr. President, isa lang pong tanong ko kay Madam Chair. Madam Chair, kayo ba'y pagod na? You know naman, I'm very tolerant when it comes to you. You know that. I will end my interpellation. Thank you, Madam. Thank you very much, but I will hold a special session, personal session with you and explain everything. Nakatakda pang magkaroon ng privileged speech si Tulfo kaugnay sa Land Use Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.